Hello mga kabayan, this is MJ, your OFW blogger here in Hong Kong. Mga kabayan, yung topic na i-share ko sa inyo today is tungkol ito sa ating Pag-IBIG MID number na na-invalid. So meron na po akong vlog na ginawa last time. So kung hindi nyo pa yun napanood, please don't forget to watch it. So yun na nga, ito na nga yung solusyon na nakita ko on how to retrieve your MID invalid number o yung Pag-IBIG MID number mo. So ayan po, nagbabalik po tayo. So yun na nga, ano ba yung mga steps na ginawa ko para lang ma-retrieve yung aking MID o Pag-IBIG MID number? Mga kabayan, ito po yung steps. Ayan, ilalagay ko po yan sa ating description box below or sa ating comment section below. Pwede nyo po yung sundan na, for example, kung kayo rin nag-experience din kayo na ma-invalid ang inyong Pag-IBIG MID number kasi nga siguro matagal nyo nang hindi nagagamit, just like me. Ako kasi last na open ko na aking account sa Pag-IBIG, 2015 pa yon. And ngayon lang ako nagka-interest ulit na i-open yung aking account kasi nga syempre marami akong napapanood na video sa YouTube na nasasabi na maraming mga programs ang Pag-IBIG, and then as an OFW, tingin ko maganda yung mga programa nila and naisip ko na i-open yung account ko kasi baka sakali pwede ako mag-apply, ganyan. Katulad ng kanilang MP2 savings program, yun nga lang nalaman ko na invalid na pa yung napala yung aking MID number, so kailangan na i-retrieve ko yun para maka-open ako ng aking account. So, ang ginawa ko, sinundan ko yung steps. Ang unang ginawa ko ay nag-email ako sa kanila through sa kanilang email ad. Ayan o, ayan, lagi ko. Pero hindi sila nag-reply sa akin ng information kung anong gagawin. So, ang ginawa ko next is nag-message ako sa kanila sa kanilang Facebook page. And yun nga, doon na sila nag-reply. Ayan o, binigyan nila ako ng dalawang option kung anong gagawin ko para matulungan, para may retrieve nila yung number ko. So, yung pinili ko is yung link. Tinik ko yung link, ayan, yung link. Tinik ko yung link and then, yun nga, sabi doon, ilagay mo doon yung last na MID number mo, and then yung name, and I think my birth date. Yun. And then, submit. And then, yun, biglang lumabas ang bagong new MID number ko. At ngayon po mga kabayan, yun na po yung ginamit ko. Trinay ko po siya na gamitin para magkaroon ako ng access sa account ko. And yung nilagay ko siya, yun, open na. Okay na po yung aking Pag-IBIG account. And yun nga, in-process na po ako sa aking MP2 savings program. Nag-apply po kasi ako dun kasi maganda yung ano nila. Maganda yung way nila. Like for example, gusto mong mag-invest, di ba? So as an OFW, you need to learn more about investing, ganyan. So makakatulong talaga yung mga ganung information kasi. So, yun. And yun nga, yun lang ang ginawa ko. So mga kabayan, kung gusto nyo na ma-retrieve din ang inyong MID number, just do the steps. Follow nyo lang yun and then, okay, for sure magiging okay din yan. So mga kabayan, thank you so much for watching. I hope na this vlog is helpful to everyone, hindi lang mga OFW, so for every Filipinos. And yeah, thank you so much for watching and please don't forget to support my channel. Please mga kabayan!